Metro Manila, isa sa ilalim sa COVID-19 Alert Level 4 simula sa Huwebes, September 16. Samantala, curfew hours sa mga syudad sa NCR, paigliin na mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ilang paaralan sa NCR naghahanda na sa planong limited face-to-face classes bagamat wala pang go signal si Pangulong Duterte. Ito po ay aming ginawa in case na magkaroon ng pagkakataon na bayagan tayo ng ating pamahalaan, ng AITF, ng Department of Education, na magkaroon ng face-to-face reconfiguration na aming hinahanda ito. Bawat room po ay pwedeng lagyan ng 15 na pupils na maaaring pumasok dito sa ating paaralan kung sakali at payagan tayo. Samantala, DepEd mga kailangan ng 37 billion pesos na pondo para mabigyan ng mga laptop at internet service ang lahat ng guro. If we will be providing all teachers with the needed laptops, considering the existence of laptops that we have now, we still need 33 billion of this amount to provide everybody with laptops. And then we need another 4 billion for data connectivity for next year for 12 months. Pamahalaan, pinag-aaralan na ang pagbabakuna sa general adult population sa buwan ng Oktubre. I'd like the people to know that we are studying the possibility of vaccinating the general adult population as early as October if there is a stable vaccine supply. Kung meron ng madagdago at kung kaya na nang ma-absorb ng gobyerno yung lahat ng tao na mapabakunahan, we will start with the basisino na, general public. Pagbibigay ng booster shot sa mga healthcare worker, hindi pa napapanahon ayon sa representative ng World Health Organization sa Pilipinas. We don't see a need at this point of time for universal booster doses for all healthcare workers. Among healthcare workers also, there could be immunocompromised individuals. And there may be a need for those individuals to receive a booster shot. But universal administration of booster shots for even healthcare workers at this point of time, WHO does not have a recommendation to support them. Presyo ng galunggong tumaas dahil sa kakulangan ng supply. Department of Agriculture nagpasya ng mag-angkat ng nasabing isda. And yung pagpapasok po, pag-aangkat mula sa ibang bansa, para lang dagdagan yung ating supply. But when we have enough supply, definitely, ang gusto po natin is ang ating mga local producers ang talagang maghari sa mga palengke. Japan, pinag-iingat ang mga mamamayan nito sa terror threat sa 6 na bansa sa Southeast Asia kabilang ang Pilipinas. PNP, wala namang namomonitor na terror threat sa bansa. Noon pa man ay patuloy ang aming intelligence monitoring, especially after 9/11 attack in the US and the Marawi City incident, at nanatiling maigting ating patugnayan sa iba't ibang bansa laban sa terorismo through information sharing and a strategic partnership in dealing with terror groups.